Nang gabing iyon ay magkatabing natulog sina Jeannie at Jordan. Ito ang pangalawang beses na magtatabi sila sa iisang kama. At hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin si Jeannie sa tuwing magdadantay ang kanilang mga balat. Mabilis na nakatulog si Jordan habang si Jeannie naman at tahimik na pinagmasdan ang lalaki. Kahit ilang buwan na silang magkasama, may mga bagay pa rin na tila ba bago sa kanya. Ito ang unang beses niyang napansin na mahahaba pala ang mga pilik mata nito. Mahinang hilik ang pinapakawalan nito at kung makagapos ito sa kumot. Tila ba ito ay naaagawan ng candy. Ang cute pala nito matulog. Bulong ni Jeannie sa sarili. Nang gabing iyon ay mahimbing ding nakatulog si Jeannie at lingid sa kanyang kaalaman ay maging si Jordan ay pinagmamasdan din siya. Nagising si Jeannie nang umagang iyon na wala si Jordan sa kanyang tabi. Mataas na ang sikat ng araw na siyang pumapasok sa loob ng kwarto. Nagunat si Jeannie at saka napagdesisyon ng bumangon. Nag-ayos siya ng kanyang sarili at saka siya lumabas ng kwarto para hanapin kung nasaan si Jordan. Walang ano-ano'y nakasalubong niya si Martha sa may hagdanan. Magandang umaga, Jeannie. Kumusta ang tulog mo? Sa sobrang sarap po ay tanghali na akong nagising. Magandang umaga rin po sa inyo. Tama ka. Ang alas 9 dito sa hasyenda ay tanghali na para sa nakakarami. Si Jordan ay alas 5 pa lang ay gising na. Pasensya na po, nakakahiya naman. Ano ka ba, iha? Wala kang dapat ipagpasensya. Hindi kita masisisi dahil napaka-komportable naman talaga ang kama ni Jordan. Bagong dating lang ang kama galing London. Pina-order ng lola niya. Anyway, halika na, mag-almusal ka muna. Sige po. Mag-isang nag-almusal si Jeannie nang umagang iyon at hindi siya sanay. Sana man lang ay nagpaalam muna sa kanya si Jordan bago ito umalis. Inis na usal ni Jeannie sa sarili. Sa malaki at mahabang hapagkainan kasi ay siya lang ang mag-isang nakaupo. Pinagsilbihan siya ni Agatha, isa sa mga katiwala sa bahay na naka-uniforme pa. Hindi malaman ni Jeannie kung mahihilo o kung ano. Hindi siya sanay na siya ay pinagsisilbihan ng ibang tao. Agatha, nag-almusal ka na ba? Bakit hindi mo ako sabayan dito? Nag-almusal na po ako, madam. Mahinhing tugon nito. Naku, wag mo na akong tawaging madam. Baka magkasing edad lang tayo. Jeannie na lang. Sige po. Nakangiting pagsang-ayon nito. Huwag niyo pong kalimutang uminom ng gatas para sa baby. Galing po yan dito mismo sa farm. Fresh pa po. Lahat po ng nakahain ngayon dito ay galing mismo sa farm ng mga De La Fuente. Sige, salamat. Alam mo ba kung nasaan si Jordan? Kasama po ng papa ko si Sir Jordan. Mamaya po ay pagdadrive ko po kayo kung saan sila naroroon. Pinagbilin po kayo niya sa akin kaninang umaga na ihatid ko po kayo sa may bukid. Matapos mag-almusal ay tumungo na ang dalawa sa may norteng bahagi ng hasyenda. Malawak na bukirin ang kanilang dinaanan, sakay ang isang puting van. Dahan-dahang magpatakbo si Agatha dahil may pagkalubak-lubak ang daanan. Mahigit isang 100 hektarya ng lupaing pagmamayari ng hasyenda. Pagkukwento nito. At mahigit 100 katao rin ang trabahador dito. Sa galing ng pamamalakad ni na Madam Felicidad at Sir Carlito, ngayon po ay tahimik at payapa na ang buong hasyenda. Masaya ang mga trabahador dito.
kumpara sa mga karatig hasyenda. Maayos silang magpasweldo, minsan po ay may bonus pa. Masayang pagkukwento ni Agatha. Dito na nga po ako lumaki. Ang ama ko ang siyang pinuno ng mga magsasaka dito. Bata pa lang po kami ay magkalaro na kami ni Sir Jordan. Ganoon ba? Sinusubukang i-imagine ni Jeannie ang batang Jordan. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano ito kaswerte dahil malalawak na bukirin ang tinatakbo nito. Siguro makulit siyang bata, no? Tama po kayo. Lagi nga siyang napapagalitan ng lolo at lola niya eh. Matigas marahil ang kanyang ulo. At kahit hanggang sa ngayon, gusto niyang idagdag pero hindi na lamang niya isinaboses. Mas lalo pong tumigas ang ulo mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Nakakaawa siya noon. Madalas siyang nagkukulong sa kwarto, laging umiiyak. Sinisisi niya ang lolo at lola niya sa pagkamatay nila. Bakit naman niya sinisisi ang lolo at lola niya? Wala naman sigurong kinalaman ang mga matatanda, di ba? Mahaba at masalimuot po ang nakaraan ng hasyendang ito. Sorry po, hindi ko na po dapat inopen ang topic. Mapapagalitan po ako kapag nalaman nila na nagkwento ako sa inyo. Pasensya na po ulit. Sige, ibahin na lang natin ang topic ng usapan. Tugon ni Jeannie. Nag-aaral ka pa ba? Opo, part-time student ako at mamayang hapon nga po ay may klase ako. Scholar nga po ako doon sa paaralang pinapasukan ko eh. Pagmamalaki ni Agatha, ang sipag mo naman, paano mo napagsasabay ang trabaho at pag-aaral? Simple lang naman po. Gusto kong matupad lahat ng pangarap sa akin ni Mama at Papa. Hindi sapat ang kinikita ni Papa sa mahal ng tuition ko kaya kinakailangan ko rin na magtrabaho sa hasyenda. Hindi naman mabibigat ang mga gawain ko. Nag-i-enjoy po ako dahil marami rin akong natututunan dito. Biglang naalala ni Jeannie ang kanyang pag-aaral. Malamang ay hindi na siya makapasok sa susunod na semester dahil halata na ang umbok ng kanyang tiyan. Marahil sa susunod na taon na lamang siya magsisimulang muli. Napakalaki ng kanyang panghihinayang. Nagkaroon siya ng oportunidad na makapag-aral pero nagpabuntis lang siya sa isang walang kwentang tao. At hito si Agatha sa kanyang harapan. Nagsusumikap mag-aral. Narealize ni Jeannie na kahit buntis siya ngayon ay hindi dapat siya umasa kay Jordan ng basta-basta. Kailangan ay makapagtapos pa rin siya para mabigyang karangalan ang kanyang ina na nagsusumikap sa Singapore. Tumagal ng 10 minuto ang kanilang pagbibiyahe at sa wakas ay narating na rin nila ang isang maliit na bungalow. Sa likod nito ay isang tila warehouse kung saan maririnig ang tunog ng iba't ibang hayop. Nakakita siya ng baka, kabayo, baboy at mga manok. Sa di kalayuan ay natanaw niya si Jordan na nakasakay sa isang kabayo at nang makita siya nito ay agad siyang kinawayan. Sakay ng kabayo ay agad na tinungo ni Jordan si Jeannie. Kumusta mahal na prinsesa? Sa paningin ni Jeannie ay tila ba napakakisig ni Jordan. Nakasuot ito ng maong na pantalon, checkered na polo at kulay kape na boots. Kulang na lang ng sombrero ay magmumukha na itong cowboy. Natawa si Jeannie sa nakita. Pakiramdam niya ay para siyang nasa isang palabas ni Nicholas Sparks. Pakiramdam niya ay isa siyang leading lady, isang prinsesa. Ano, napupugian ka na naman sa akin? Loko ka talaga, sambit ni Jeannie. Bumaba si Jordan mula sa kabayo. Salamat Agatha sa pagdala kay Jeannie dito. Wala po yun, sir. Sige po, puntahan ko muna si Papa sa loob ng warehouse. Anito. Nang makalakad ng palayo si Agatha, ay pinakilala naman ni Jordan si Jeannie kay Judith, ang kabayo nito. Siya nga pala si Judith. Bata pa lang ako, magkaibigan na kami. Judith,
Ito naman si Jeannie, ang fiancé ko. Tumango ang kabayo na tila ba nakakaintindi ito. Sayang, hindi ko pa siya masasakyan sa ngayon. Sabi ni Jeannie habang hinihimas ito sa likod. Saka na lang kapag nanganak ka na. Sa ngayon, delikado pa para sa'yo. Pagkapanganak mo, ay ako mismo ang magtuturo sa'yo kung paano sumakay sa kabayo. Alam mo, may atraso ka pa sa akin. Ano yun? Wala ka man lang pasabi na aalis ka pala kaninang umaga. Naiwan ako mag-isa sa may kwarto. Ang lakas kasi ng hilik mo, hindi na kita magising. Kahit man lang maliit na note, wala. Muntikan na akong magpat. I'm sorry, sweetheart. Promise, hindi na mauulit. Anito, sabay hablot sa kanyang baywang. Nagkalapit ang kanilang mga mukha at nadama ang hininga ng bawat isa. Namiss kita. Isang umaga lang tayo hindi magkasama, namiss mo na agad ako? Tama ka. Hindi ako dapat agad na umalis nang hindi nagpapaalam sa'yo. I was tempted to plant a kiss on your lips but I didn't. And now I regret that. Lalong nagkalapit ang kanilang mga mukha hanggang sa ilang pagitan na lang ang kanilang mga labi. Tuluyan ka na bang na in love sa akin? Seryosong tanong ni Jeannie. I have already fallen for you since the day I saw you in the library. Sagot naman ni Jordan. Sa pagkakahawak sa kanya nito ay tila may kuryenteng bumabalot sa kanyang buong katawan at pagkatao. Hindi na makatiis si Jordan na agad niyang sinunggaban ng halik si Jeannie. Malalim at mapusok na tila ba wala nang bukas. Ipinasok nito ang kanyang dila sa uhaw na labi ng dalaga. Tila naghahanap ng atensyon habang kanyang kanang kamay naman ay naglalakbay sa likod nito. Inihagod hanggang sa makarating sa mabilog na umbok nito. Hinapit nito ang kanyang pigi, dahilan upang maramdaman ni Jeannie ang umbok sa may pantalon ni Jordan. Tumigil si Jordan sa paghalik sa kanya. I really want to make a love with you right now. Tila naiinis na sabi nito, come with me, doon tayo sa may kubo. Hindi sumagot si Jeannie. Sa halip ay sumunod lamang siya kay Jordan. Naglakad sila patungo sa may kubo na ilang metro lang ang layo sa kanilang kinatatayuan. Binuksan ni Jordan ang pintuan ng kubo pero laking gulat niya nang makita ang dalawang pinsan, sina Bianca at Danica na tahimik na nagbabasa ng kanilang aralin sa loob. Hi Kuya Jordan! Buong galak na bati ng dalawa na agad na yumakap sa kanya. Girls, I didn't know your hair. I thought you have glasses. Litong tanong ni Jordan. Kuya, it's Saturday today. We don't have classes on weekend. Tuon ni Bianca. 15 anyos na ang kambal na anak ng kanyang Auntie Grace at Uncle Herbert. Sa dalawa, si Bianca ang may pagkakikay na siyang naka-spaghetti strap at maikling shorts, habang si Danica naman ang may pagka-tomboy na siyang nakasuot naman ng jogging pants at t-shirt. And what are you doing here? Bakit hindi kayo doon sa library mag-aral? We like it here, kuya. Fresh air and more quiet. Tugon ni Danica. And is she Jeannie? Your girlfriend? Yes, she's Jeannie. Jeannie, mga pinsan ko nga pala, Danica and Bianca. You're beautiful, Ate Jeannie. I heard you are going to have a baby soon. Oh, I can't wait to have a baby in this house. Masayang tugon ni Bianca. Thank you. It's nice to finally meet you. Bati ni Jeannie. Hanggang sa mga oras na iyon ay natatawa pa rin siya sa dismayadong mukha ng kasintahan. Don't fret, I must have you tonight. Bulong ni Jordan sa kanyang tenga.